Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nanlaki ang mga mata ni Zoe pagkatapos nitong marinig ni Zoe ang mga sinasabi ni Annalyn, na alam na umano nito ni Zoe ang totoo, kung kaya't agad naman din itong nakapag-isip-isip itong si Zoe na baka alam na umano nito ni Annalyn na hindi umano siya totoong tanyag at hindi sila totoong magkapatid, kung kaya't hindi ito nakakibo itong si Zoe at nanginginig ito ng takot sa kadahilanan na agad naman din itong sinabihan ni Annalyn itong si Zoe kung ano umano ang nangyayari nito, kung bakit pinapawisan umano ito ng malalaki at nanginginig pa umano ito sa takot. At dito dahan-dahan naman din itong nagsasalita itong si Zoe at sinabihan itong si Annalyn kung ano umano ang ibig sabihin nito, kung ano umano ang nalalaman nito. At dito agad naman din itong pinagsabihan ni Annalyn itong si Zoe na huminahon umano ito dahil wala naman umanong masama ang sasabihin nito ni Annalyn. Ang sasabihin nito ni Annalyn kay Zoe na alam na umano niya ang totoo, na hindi umano nito gusto ni Zoe ang kanyang ina na magkatuluyan silang dalawa ng kanyang ama, kung kaya't naman din itong nabuhayan itong si Zoe na tila natinikan ito ng tinik dahil ang buong akala nito na alam na umano nito ni Annalyn ang totoo, na hindi umano sila totoong magkapatid, kung kaya't nitong sinabihan ni Zoe itong si Annalyn na tama umano siya at ayaw umano nito ni Zoe na magkatuluyan silang dalawa, dahil gusto umano nito ni Zoe na kung mag-asawa muli ang kanilang daddy ay ang asawahin umano nito ay walang iba kundi itong si Morgana, kung kaya't napatawa naman din itong si Annalyn at agad nitong sinabihan ni Annalyn itong si Zoe kung nababaliw na ba umano ito, kung bakit gusto umano nito ni Zoe na makatuluyan ng kanilang ama itong si Morgana, na alam naman umano nito ni Zoe na susuklaman ng kanilang ama ang kanyang mami na itong si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.